So sipagin lang po natin magtanggal ng damo sa ating mga Bermuda grass sa loob ng mga 2 months para matakpan niya na solid talaga at magandang tignan sa mata. Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan, and then good morning sa ating lahat. And then ngayong araw na to, mga kababayan, ay nandito tayo muli sa mini farm. Last time na nag-vlog tayo, ang ating pinag-uusapan ay about po dun sa creeping pig vine. At ngayong araw na to, ang ating pag-uusapan ay about po sa mga lawn grass. Ito po yung mga kadalasan na ginagamit sa mga landscaping, lalo na sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan kung gusto ng ating mga kababayan na more on nature. At ngayong araw na to ay tuturuan namin kayo kung ano bang magandang gamitin na lawn grass na gagamitin sa ating mga kanya-kanyang tahanan, at kung gusto niyo magtayo ng mga rest house or like ng mga resort, kung anong magandang lawn grass like ng bluegrass, na yung tinatawag na Bermuda grass, Prague grass, Carabao grass, or yung tinatawag na mani-manian. Kaya for today, mga kababayan, ay samahan nyo kami na tuturuan namin kayo at bibigyan ng tips kung paano alagaan ang halamang ito at kung ano ang magandang itanim sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Kaya for today, samahan nyo po kami. So ngayon po, mga kababayan, ay papakita namin sa inyo yung mga alaga naming lawn grass dito sa mini farm. And then while na pinapakita namin sila sa inyo, ay didiscuss na rin namin kung paano sila alagaan at kung bakit ito ang itatanim nyo sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, at kung paano ba ang maintenance nila, kung meron po ba silang peste, kung kailangan po ba silang i-grass cutter. Kaya ngayon ay start na natin ang videong ito at ipapakita namin sila sa inyo. Tara! So ayan po. Kung napapansin niyo po, mga kababayan, dito sa aking nilalakaran, ayan yung tinatawag na Prague grass. So ang Prague grass po, mga kababayan, ay dalawang klase na ang Prague grass. Meron tinatawag na variegated, meron tinatawag na hindi variegated. Yun talaga totally green siya. So ito maganda siyang gamitin sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, kasi itong halamang ito hindi siya ginagrass cutter. Pero last time kahapon ay naggrass cutter po si Uncle, kaya sinama niya ng ginrass cutter yung ating Prague grass. Pero mamaya ipapakita namin sa inyo yung halamang Prague grass dun sa kabilang mini farm na hindi naggrass cutter. Actually, itong Prague grass talaga, hindi siya ginagrass cutter. Kaso itong Prague grass pong ito, mga kababayan, ay minsan ay kinakapitan sila ng mga peste, like ng mga yung tinatawag na mga yung mga small na mga uod. So pag ganun, mga kababayan, ang tanim niyo sa inyo mga kanya-kanyang tahanan ay may mga peste sila, kasi noon last time ay pineste itong ating Prague grass. Pero isang beses lang sa isang taon lang naman siya pineste. So ang ginamit namin doon ay inisprayan namin sila ng Sebin para mamatay yung mga uod. So yun, hindi na bumalik yung mga peste. So maganda po ang Prague grass, mga kababayan, sa inyo kanyang mga tahanan, at ito ay low maintenance siya. Hindi na siya kailangan i-grass cutter na katulad ng Bermuda grass. Hindi siya katulad ng Bermuda grass, kasi ang Bermuda grass, mga kababayan, ay once a month ay kailangan siyang ikat. Pag hindi na grass cutter yung Bermuda grass, ay nagiging parang damo siya. So parang pangit tignan. So ang Prague grass po ay maganda siya, hindi siya kailangan i-grass cut, at okay na okay sa inyong mga tahanan. Pero ito, mga kababayan, kung may Prague grass kayo sa inyong mga bahay, ay mas maganda may pathway siya. Kung nagtatayo kayo ng like ng mga resort, siyempre maraming tao na pumapasya, and then lagi siyang nakakapakan, ay mamamatay yung Prague grass. Kasi natry na namin dito ito sa mini farm, nung maraming pumapasya, like mga 2 weeks lang ay talagang napudpud yung mga Prague grass, and then namatay sila. So maganda kung may Prague grass kayo sa inyong mga tahanan, ay meron kayong tinatawag na pathway, katulad po nito sa ating hinahawian na nilalakaran. So maganda, may pathway tayo pag magtatanim tayo ng mga lawn grass sa ating mga kanya-kanya. So yun po, mga kababayan, kung napapansin nyo po dito sa aking likuran, ay yung tinatawag na bluegrass or Bermuda grass. Ayan, dito sa hawing ito, ayan po yung tinatawag na Bermuda grass. So ang Bermuda grass, mga kababayan, ay okay na okay siya, low maintenance siya. Hindi siya katulad ng Prague grass na pinipeste ng mga uod. To, wala akong nakikitang peste sa kanila. And then yung ano lang ng Prague grass, ang maintenance lang niya, mga kababayan, ay kailangan siyang i-grass cutter once a month. Kasi kung hindi siya nag-grass cutter, ay tumataas yung kanyang mga damo, katulad po dito. Medyo pangit siyang tingnan pag mataas yung kanyang damo, kasi nagiging parang damo siya. Ayan. Kung napapansin niyo dito, banda, medyo naliliman siya. So maganda ang lawn grass na to ay direct sunlight. Halos lahat naman po ng mga lawn grass, like ng Bermuda grass, ng Prague grass, ng mani-manian,
at Carabao Grass ay talagang direct sunlight sila. And then pang pagdidilig sa kanila ay every other day. Actually, ang Bermuda Grass kahit twice a week lang ay okay na okay siya kasi talagang sanay siya sa init. Basta ang ginagawa lang sa kanya ay kailangan i-maintain na natin na nag-grass cutter siya kasi kung hindi siya nag-grass cutter ay parang damo siya na nakikita. Medyo pangit siyang tignan. So, ayan po yung ating Bermuda Grass. Napaka cute niyang tignan at napaka-relaxing talaga sa mata kasi green talaga siya. Yan nga po pala, karagdagang tip sa Bermuda Grass ay okay na okay siya talaga sa mga light na mga resort. Actually, okay din siya sa mga tahanan po. Pero ito talaga yung ginagamit nila sa mga resort kasi nga low maintenance po siya. Hindi siya katulad ng mga progress. Ang progress kasi mga kababayan, pag dumarating ang El Nino ay kailangan talaga everyday ay pinapatubig. Pinapatubigin siya yung may ikot ng mga sprinkler. So, ang Bermuda Grass ay twice a week or once a week lang siyang dinidiligan ay okay na okay siya. Kaya kung napapansin niyo sa ating mga kababayan na mahilig mag-golf, like sa Clark, yung para mga blue bundukin ay ginagamit talaga nila Bermuda Grass kasi napakaganda talagang tingnan sa mata. So kung napapansin niyo sa akin likuran ay talagang green talaga siya and then relaxing at kung napapansin niyo pag nami-maintain yung grass cut sa kanila ay okay na okay siya. And then sa hawing ito mga kababayan, ito yung tinatawag na mani-manian. So ayun po dito sa hawing area na to, maliit na area, itinaniman po namin siya ng tinatawag na mga mani-manian. Kasi ang mani-manian mga kababayan ay napaka-cute niyang tignan. Kasi nagkakaroon siya ng mga small flowers katulad nito. Yan, yung mga kulay yellow na yan. So napaka-cute niyang tignan. Sa ating mga kababayan, ginagamit nito to sa mga landscaping. Na yung mga, yun nila landscape nila, yung hindi siya inaapakan ng mga tao. Kasi kung inaapakan ng mga tao to ay agad siyang mamamatay. And then, ito, pag hindi siya nag-grass cutter twice a month, ay lumalaki siya. So, medyo lapitan siya ng mga ahas kasi yung mani-manian ay lumalaki siya ng ganyang kalaki. Kaya kung napapansin nyo dito banda, ay nag-grass cutter lang ito mga 3 weeks ago or 4 weeks ago. Pero kung napapansin nyo ay pwede nang pumasok yung mga small na mga snake. Ayan o, makapal na kasi eh. So, kailangan na naman i-grass cutter to. So, itong mani-manian mga kababayan ay maganda siyang gamitan sa mga resort, sa mga landscaping talaga na hindi siya inaapakan ng mga tao para magkaroon siya ng magagandang mga flowers and then napaka-cute din yan tingnan. But basta daily, once a month ang grass cutter niya para hindi talaga siya lumaki na parang damo po. So ayan po yung ating mani-manian. So sa kabilang area ipapakita namin sa inyo yung mga bagong tanim na Bermuda Grass and then yung progress pag hindi siya na grass cutter. So pupunta tayo sa kabilang mini farm. Ayan. So sa hawing ito mga kababayan ay makikita natin yung ating Bermuda Grass dito kasi dito ay more and Bermuda kami dito sa mini farm kasi itong mini farm talaga ay pag open kami sa public lalo na pag maraming bunga yung ating mga halamang gulay or mga grapes ay ino-open namin siya sa public. So maraming mga kababayan ang pumupunta dito and then laging naapakan yung ating lawn grass. Yung iba kahit may pathway tayo ay namamatay sila. So more on Bermuda kami kasi yung Bermuda kahit lagi siyang apakan ay nakaka-survive siya agad at hindi siya agad mamamatay. Ayan, kung mapapansin niyo po dito ay bagong grass cutter yung ating Bermuda. Kahapon po yan, nag-grass cutter siya. So pag nag-grass cutter ang ating Bermuda Grass ay ganyan po yung magiging itsura niya. And then hintay lang tayo ng mga weeks ay magiging green na talaga siya ulit. So napakaganda niyang tingnan. So punta na po tayo sa kabilang mini farm po. So ayan po, nandito na tayo sa mini farm. Kung mapapansin niyo po dito banda sa ating mga kalesa dito na bagong kalesa ay bagong tanim yung ating mga Bermuda Grass. So itinanim namin ang mga Bermuda Grass na ito mga kababayan noong talagang kasagsagan ng habagat. Mga siguro mga 3 weeks ago nung start ng naulan-ulan ay para talaga makarevive siya. Kasi kung magtatanim kayo ng mga Bermuda Grass or progress, kung ano mang klaseng lawn grass yan, lalo na kung mainit, ay everyday talaga ang dilig niya, umaga, hapon, and then sa loob ng 14 days or 15 days ay talagang araw-araw ang dilig sa kanila para talaga makasurvive sila. Pero sa iba nating mga kababayan ay meron silang binibili yung mga ginagamit sa mga landscaping. Yung mga square, kung napapansin nyo doon sa mga square, parang square sila na progress or Bermuda Grass. Kaso binibenta naman yun ay 15 pesos each. Siyempre kung medyo maluwang yung area nyo,
kung makakailangan siya ng 1,000 na square na gano'n na Bermuda grass, ay 15,000 din yun. So kami dito sa mini farm, mga kababayan, ang ginagawa namin ay kinukuha namin na pinaghihiwalay namin yung mga pragrass or Bermuda grass, and then mano-mano namin silang tinatanim. And then hintay lang kami ng mga weeks ay okay na okay siya, and then takip na talaga yun. Pero kung nagmamadali kayo ng landscaping, ay bumili na lang tayo dun sa mga square na binibenta na nila ng mga lawn grass, para pag tinakpan agad yun, weeks lang din ay talagang fully green na yung progress. So dito sa hawing ito, mga kababayan, kung napapansin nyo, medyo madamo pa ang mini farm, ay under renovation po talaga siya. So ito po yung tinatawag na progress, yung sinasabi ko sa inyo, kahit hindi grass cutter yung ating progress, ay okay na okay siya. So ganyan lang yung ating progress, hindi siya matangkad na parang magiging damo siya. So ganyan, actually, ganyan lang siya, flat lang siya, and yung napapansin nyo, talagang kumakapit talaga siya sa lupa. Hindi siya katulad ng Carabao grass na medyo malaki yung pagitan ng kanya mga distansya, ito masigip po, and then talaga totally matatakpan niya agad yung inyong mga lupa na tinatanim. Kung may mga lawn grass kayo, lalo na kung gagawin nyo ay mano-mano, talagang sisingitan sila talaga ng damo. So kailangan natin silang damuhin sa loob ng mga 2 months, kasi 2 months lang ay talagang takip na to. Itong ating Bermuda grass, medyo mabagal siyang umano, hindi siya katulad ng mga progress na talagang mabilis. Ang Bermuda grass, medyo matagal siya ng mga 1 month bago matakpan niya talaga. Pero pag talaga natakpan niya ay solid, talagang walang damong sasali. So kailangan lang natin magsipag sa loob ng 2 months na mag-weeding sa ating mga Bermuda grass, katulad po ng mga to. Ayan. So dito banda ay mapapansin natin, mga kababayan, ay gumagawa kami ng daanan ng mga tao. So yan ay lalagyan namin sila ng pathway, and then tataniman namin sila ng Bermuda grass. So kami talaga ginagamit namin Bermuda grass kasi maraming tao ang umaapak dito sa mini farm and then pumapasyal. Pero kayo, kung meron kayong mga bahay and then wala namang gaanong tao at kayo lang ng family, ay maganda rin naman itanim yung mga Carabao grass or prag grass po. Pero kung gusto nyo ang Bermuda grass, ay okay na okay din siya. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, pag hindi nag-grass cutter yung ating Bermuda grass, ay medyo magiging matangkad siya and then parang damo. So kailangan natin siyang mag-grass cutter once a month para ma-maintain natin yung magandang Bermuda grass and then lawn grass sa ating mga kanya-kanyang mga tao. So yan po, nasabi na namin sa inyo yung ating mga lawn grass na gamit dito sa mini farm, kung anong magandang gamitin. Kung garden-garden lang kayo at sa inyong mga tahanan at kayo lang yung nandun na walang gaanong pumapasyal ng mga tao, ay mas maganda rin gamitin ang progress. Actually, lahat sila maganda silang gamitin, basta na may maintenance natin sila, na kung may mga pesticides sila, sprayin sila ng pesticide, at kung kailangan silang i-grass cutter, ay kailangan natin silang i-grass cutter. Kaya kung mapapansin nyo dito sa mini farm, mga kababayan, ayan, sa ating inaapakan, paikot po yan, hanggang doon ay makikita natin ay nakatanim sila ng lawn grass. So dito banda sa hawing ito, mga kababayan, ay nakatanim sila ay progress po, and then dito banda ay makikita natin ay mga Bermuda grass sila. So ayan sila, diba? So may mga area na tinaniman namin sila ng mga iba-ibang klase ng lawn grass, para syempre ay meron kami ng mga damong yun, at kung alin yung gusto naming itanim. At sa ating mga kababayan na bumibili ng similya na yung pakuha-kuha ng suwet, para paramihin na lang nila at taniman nila sa kanilang mga garden. So bago ko po tapusin ang vlog na to, mga kababayan, ay nais ko po magpasalamat kay sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta and then nanonood, and then nais ko pong i-shoutout si Sir Ali Del Rio and then kay Ma'am Gloria Del Rio. Maraming salamat po sa inyong panonood. And then kay Sir Benjamin Perez from Batangas po. Hello po sa inyo, sir. Mag-iingat po kayo lagi dyan. At thank you for always watching po. At para sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta at nanonood, maraming salamat po. At kung bago ka lang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami ay makasama po namin kayo muli. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat. Do it.